Andito po kami ngayon. Ngayon ay April 24. Araw ng Biyernes, kahit po walang pasok sa City Hall. Dahil ang pasok natin, naglabas na yung executive order na Monday to Thursday lang. Pero kahit po walang pasok, ito kami, nagtatrabaho kami. At tanggalin ko yung mask ko, ano, makilala nyo ako. Ako po si Mayor Emeng. Sa kanon ko po, si Vice Mayor Dodong. Bakit tanggalin yung mask mo? Ayan. Si Consel Perry Hernandez. Si Consel Jeff Bautista. Si Consel Nani. You. Sa kaliwa ko po. Si Consel Arnel Texon. Si Consel Pete De Los Santos. At sa dulo po, ayan, si Consel Nestor Tolentino. Siguro, nagtataka kayo na ba't may pera sa harapan namin? Unang-una po, wala kami sa kasino at walang nagsusugal sa amin. Ala po, alang sanay magsugal dito? Wala tayo sa kasino, andito po tayo ngayon sa City Hall. Bakit may pera sa harapan namin na ganyan kadami? Okay, papaliwanag natin yan. Nangako po kami ni Vice Mayor Dodong at ng mga konsihal na kapag nag-extend ang lockdown, eh, magbibigay pa tayo isang sakong bigas. At sa pangako din natin na yon, bibigyan natin ng 1,000 ang bawat senior citizen, ang tricycle driver, ang jeepney driver, ang vendor, manggagawa ng chineras. Eh, ang problema, nung sinabi po namin yon, ang daming nag-react. Paano naman daw yung mga construction worker, paano yung magsasaka? So, para sa ibang tagagawa, parang hindi parehas. Okay, punta muna tayo sa bigas. Yung pong bigas, andyan na, kumpleto. Sinisigurado po namin, bawat bahay, bawat pintuan, malalagyan ng bigas. Kaya ang ginawa po namin, nag-usap-usap kami, wala na pong pipiliin pagdating din sa pera. Wala nang senior, wala nang jeepney driver, wala nang tricycle driver, lahat po ng bahay. Kapag hinatiran ng bigas, kasama po 1,000 piso bawat bahay, yun po ang purpose ba't andito yung mga pera na to. O ang ibig mong sabihin, nakagaya kami. Hindi po kami nagbibiro. Pag sinabi po namin sa inyo, sigurado mangyayari. Kaya ngayon po, hindi lang namin kayang ibigay bukas. E isipin po ninyo eh, 10,000 to. E isosobre po namin ng ganito. Eto, wait natin. Oh. Kanina pa po kami nagsosobre. Abi may alapang 1,000 na gagawa namin. E abutin po kami ng 1 bunat kalahati dito. Pagka ganyan. Kaya nananawagan po kami, ha? Nananawagan po kami doon po sa mga walang ginagawa dyan, lalo na yung mga kabataan. Baka pwede mag-volunteer kayo. Bukas ang umaga, magsosobre na po kami, ha? Madami to. Para nang noon po, mapilit natin na Lunes ng umaga o Martes ng umaga, maipamigay na natin to. Ang gusto po kasi natin, pag binigay ang bigas, kasabay pong iabot itong sobre na ito. Makikita nyo. O ano nakalagay sa sobre? COVID ka lang. Batanggapan kami, okay? Okay, para malinaw. James, ha? Iyan mo dito. Para po malinaw. Wala nang listahan. Wala nang lista-lista. Basta may pintuan ng bahay, aabutan ka ng bigas, aabutan ka ng sobre, may 1,000 piso. Kahit hindi ka taga rito, kahit hindi ka botante dito, basta ikaw, nandito ka sa Gapan, inabutan ka ng lockdown. Bibigay natin yan. Door-to-door yan, ha? Okay. Ngayon, gusto mo malaman nyo na, alam nyo, magkano'ng ginagastos natin ngayon sa Gapan, ha? Una po, yung 104,770,000. Eksakto. 104,770,000. Inapuban po yan o supplemental ng sanggunian ni Vice Mayor Dodong ng mga konsihal nang may panggastos tayo sa Gapan. At lumaki pa po yan. Kasi po, nagbigay si Presidente Duterte through BBM ng 51,019,595 pesos. Kaya ang total po ng pera na ginagastos natin ngayon sa Tagagapan, 155,789,595 pesos. Ulitin ko, 155,789,595 pesos. Yan po, magmula umpisa hanggang matapos. Sana, kaawa ng Diyos, matapos agad ng lockdown, yan po ang gagastosin natin. Ito naman po, pinapangako namin lahat sa inyo. Saksi ang Panginoon Diyos, walang mawawalang pera. Kahit sino. At yan po ay kukwentahin namin sa inyo ng detalyado. Ipakikita din namin sa inyo ultimo 5 sa napunta yan. Bukod po sa perang ito na nabanggit ko, mayroon pa tayong pera. Yun pong mga kusang loob na nagbibigay ng donasyon sa atin.
Abi, alam po ba ninyo pera? Mahigit 4 na milyon na. Mahigit 4 na milyon, cash pa lang yun na. Wala pa yung mga goods, bigas, kung ano-ano mga pinapadala ng mga tagagapan. At ng mga nagmamalasakit sa atin na hindi tagagapan. Hindi pa po natin binabawasan yan, ha? Hindi pa natin ginagat sa yan, nakabukod yan. Kaya po, nag-uusap-usap kami ngayon dito kung saan namin pwedeng dalin yung mahigit 4 na milyon na yan na donasyon ng mga tagagapan. Kahit hindi tagagapan, nagdo-donate naman eh. Eh siguro po sa huli, papaliwanag namin yan. Nililinaw ko, hindi pa po namin nagagasa yung 4 na milyong mahigit na donasyon. Okay, marami po nagtatanong, paano nagagapan? Pagkatapos ng lockdown na to, ng COVID-19, baka daw baon tayo sa utang. Baka daw wala na tayong proyektong magawa. Unang-una po, hindi po tayo nangutang. Ayan, dito po kami. Magbuhat po noong 2016, naupo kami ni Vice Mayor Dodong. Bilang Vice Mayor siya, bilang Mayor ako. Kahit po singko, hindi tayo nangungutang hanggang ngayong oras na to. Ang katunayan, binabayaran pa po natin yung utang ng mga nagdaang Mayor. Bun-bun yan, binabayaran po natin yan sa bangko. Okay, yung pong mga proyekto naman natin, baka daw tayo pagkatapos ito, ha, dahil sa sobrang luho na binibigay natin sa tagagapan. Hindi po. Yung pong projects natin, diretso, walang nabago. Yung pong ospital na patatayo natin, hindi ko ginalawang pondo. Yung ospital na yan, na kung saan pag natapos mo, libre magpapagamot ang mga tagagapan. Walang babayaran kahit singko. Yung pong pinangako namin na lahat ng eskwelahan, ng schoolroom, ng public, papa-aircondition natin lahat. Diretso po yan, andyan ang pondo. Yung pong sapatos ng mga bata, magmula elementary, high school, college. Diretso po yan, ang sapatos, ang uniforme, ang bag, ang school supply. Ang ating pong scholar, yung pong ating mahigit 6,000 scholar na nag-aaral sa Gapan City College, diretso po yan, walang nabago dyan. Yung ating butika, kung saan po yung butika natin dito sa Gapan, yung ating Central Pharmacy, kung saan po, sa mga hindi taga-Gapan, kung nanonood, gusto lang po namin pag-iabang sa inyo. Dito po sa Gapan, mayroon kaming Central Pharmacy, kung saan po ang lahat ng taga-Gapan bumibili ng gamot sa amin. Ano bayad? Reseta. Basta may reseta ka, libre yung gamot, walang bayad. May pamasahe pa pong pawe. Tapos po, yung senior citizen, nag-aalala yung mga lola, lolo. May yung aming anak, papano na? Baka wala ng pondo na tira sa amin, huwag kayong mag-alala. Yun pong cake, at saka yung cash na pera na regalo namin sa inyo, diretso, wala pong nabawas doon. Pati po yung panonood nyo ng sine, pag nagbalik sa normal, libre uli kayo sa sine, ganun pa din ang sitwasyon. Ting manonood ng sine, may 200 po kayo na pang-Jollibee. Ganyan po kami sa Gapan. O yung mga tricycle driver, baka daw maghigpit na kami. Singilin na namin sila sa pang-isa, huwag kayong mag-alala. Hindi kami babawi sa inyo. Ganun pa din ang sitwasyon sa Gapan. Lahat ng toda dito, walang magbabayad ng pang-isa, libre ang pang-isa. Kaya huwag po kayong mag-alala. Pag nalagpasan po natin ito, kung ano po sitwasyon natin dati, dire-diretso lang po yun, walang naapektuhan. At ito po yung pera na gagamitin natin, isa lang ang problema namin. Paanong ilalagay sa sobre? Pag kami lang po ang naglagay, abon din kami isang bunot kalahati. Kaya yung mga kabataan yan, okay, baka wala yung ginagawa. Puntahin na City Hall bukas. Magsobre tayo. Tulungan nyo kami. Para Lunes o Martes, maisabay na po sa pagbigay ng bigas. Okay? Pare, baka may misahe tayo. Mga taga-Gapan, kumusta na kayo? Mukhang na-extend na naman po yung ating nagkaroon po ng extension ng 15 days ulit. At ito na lang po. Gumagawa na naman po kami ng paraan sa pangungulo po ni Mayor Eming. Kung paano po ba na lubos-lubos na makakatulong sa inyo. Ito po, ang problema niya, yung maglalagay po sa sobre ng pera, yung nawagan po kami, bukas po, antayin daw po namin kayo dito sa City Hall. At siguro po yung bigas, kasabay na rin po nito, Mayor, ano? Sasabay pa rin natin yung bigas, yung pagbigay ng bigas sa kanila, tuloy abot ng sobre. Kaya siguro naman po, pangalawang sako ng bigas, pare. Pangalawang sako ng bigas, may pambili pa kayo ng ulam. O, huwag kayong mag-alala, hindi pa kami hinto doon. May ulam pa uling pakating sa inyo. Patuloy mo, pare. Kaya konting tease muna at siguro bumabati na lang po muna ako nung nag-birthday po si Ate Emma Miranda ng Barangay Baluarte. Emma, happy birthday, tsaka ka na rin maganda, sabi ng mga minamahal mong mga anak. At kung po pwede nga lang, ito iriregalo namin sa iyo, kaya lang, para sa taong bayan talaga ito. Happy birthday po!
Ate Emma, happy birthday. Sorry, para doon sa taong bayan to. Ingat po tayong lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsunod sa tagubili ng ating butihing mayor na hindi po natin paglabas ng bahay ay napakaganda po na epekto. Wala po nagkakaroon ng COVID-19 dito sa Gapan. At malinis na po, PUM, PUA po, talaga pong papaunti ng papaunti. Yan po ang epekto ng ating pagsunod sa bilin, kabilin-bilinan ng ating mayor. Nakita nyo naman po, sa talaga yung kanyang sakripisyo at pagmamahal sa bayan dito po sa lungsod ng Gapan, ito po ang katunayan. Meron po tayong 1,000 sa bawat bahay at meron po pong kaakibat na 1 bultong bigas. Ipagpatuloy lang po natin ang pagsunod sa bilin ng ating mayor. Yan po ay para sa kapakanan at kaligtasan natin lahat. Gawa nga po nung na-extend ulit yung ating lockdown, ay kaya nga po ito at patuloy naman po yung ginagawa pong pagsusumikap po ng ating mahal na punong lungsod na si Mayor Emeng, Vice Mayor Dodong, tsaka po yung mga sanggunaang panglungsod members, na ito po at nakaharap po namin ngayon yung pera pong itutulong muli sa inyo, may kasama po itong 1 bultong bigas. Kaya sana po tayo ay tumalima sa tinatagubilin nga po ng ating pamahalaan na makiisa po tayo na hindi po muna tayo lalabas ng bahay. Gawa nga po ng hanggang sa ngayon nga po ay meron pa din pong umiiral na COVID po dito. Kaya sana po huwag na po tayo nilalabas ng bahay. Nandito na naman po kami, kasama po natin ang ating punong lungsod at ang ating pong pangalawang punong lungsod, kasama po ang aking mga kasama sa Sangguniang. Kami po, bagamat na extend po ang sinasabi nilang lockdown na ito, nandito po ang sama-sama na gumaganap po dito sa atin sa lungsod ng Gapan para po kayo ay hindi pabayaan. Nandiyan po, meron na naman po tayong biyayang manggagaling po dito sa atin sa lungsod ng Gapan at meron pa pong bigas. Kaya po kami, kaakibat niyo po kami, konting dasal lang po at matatapos po natin ito. Maraming salamat po. Sa kabila po ng ating extension ng lockdown at ang ating quarantine, magkabila ng ibang bayan o lugar dito sa Pilipinas, sa ibang bansay, nalulungkot dahil sa COVID-19 na ito. Sa pagkakataong ito, andito po kami, mga pamunuan ng Gapan, na kung saan ay makaganda po at maganda nangyayari sa Gapan, nalunang-una po sa tulong ng ating punlungsod na si Mayor M. Pascual, patuloy na ibigay ng maraming bigas, mga pagkain. Sa kabila nito, narito po sa harapan yung mga kaspa na ipagkakalob sa ating mga mamamayan. Higit sa lahat, ang nangyayari po dito, na sa maganda niya pamumuno ang ating pong mga frontliners at ang ating pong mga gumaganap City Hall, patuloy na tumutulong sa ating mamamayan. At gayunpaman, yung mga tao ay sumusunod halos. Kaya ang ating mga nangyayaring mga COVID-19 ay hindi lumalala po ang siyudad ng Gapan. Kaya salamat kay Mayor Emeng, salamat kay Vice Todong at sa mga konsehalis na narito. Sana papatuloy po rin tayong manatili sa ating mga tahanan upang sa ganon ay hindi na po lalo lang lumala ito. Tulungan natin ating pamilya at ikit sa lahat ang buong siyudad ng Gapan. Sa inyo pong lahat, manatili tayo sa bahay at manalangin. Magandang gabi at maraming salamat po. Bagamat may hindi kagandahang balita na ang quarantine ay ma-extend hanggang May 15, ay may magandang balita pa rin po dito sa ating lungsod, na ang mga positive ay hindi na po nadadagdagan at ang mga PUM at PUI na kaso po ay nababawasan na. At dahil po yan ay sa kagandahang mga proyekto po na pinatutupad po dito sa ating lungsod. Kaya asahan po ninyo na nadadagdagan pa po natin ang mga proyekto upang hindi na po natin maramdaman ang hirap na dala po ng COVID po na ito. At sa pangunguna po ng ating butihing mayor at siyempre po ng ating vice mayor at mga konsehales, gagawin po namin ang lahat ng abot ng aming makakaya bilang leader ng ating lungsod. Kaya mag-ingat po tayong lahat at magdasal po tayo upang matapos na po ang crisis po na ito. Yun lamang po, ingat po tayong lahat. Salamat po. Siguro po, nadinig niyo po yung anunsyo no, ni Pangulong Duterte na na-extend po tayo ng 15 days. Dapat po hanggang katapusan lang pero na-extend po tayo. Pero huwag po kayong malungkot, mga kababayan ko. Ito po ang sagot. Bagong-bago po, hindi po play man ito. Malutong na malutong. Kaya huwag po kayong malungkot dahil may ayuda po kami ibibigay sa inyo sa pangungulang po ni Mayor Emeng at saka po ni Vice Mayor at saka po mga konsehal. Yun po kasabay po ng bigas. Bigas po na second wave na sinasabi, tinatawag namin at ito po kasabay. Meron na kayong bigas, may pamilya pa kayong ulam. Kaya sa inyo mga batang Gapan, huwag lang po kayong lalabas.
At kami na po bahala. Si Mayor Eming po, tsaka si Vice Dodong. Yun po ang sagot natin. Maraming salamat po. Bagamat mo mayroong balita na sinabi po ng ating Pangulong Duterte na ma-extend po ng 15 days po yung ECQ, yung lockdown, kami nasisiyahan na rin po at kami po yung nakasuporta sa panawagan ng ating Pangulo. At kung natatandaan nyo po nung minsan, nung isang gabi na hinamong ko po yung tagalungsod ng Gapan, na sana ako pamarisan tayo ng huwag na po sa buong Pilipinas, dito na lang po sa lalawigan ng Nueva Ecija. Nakita nyo po, tumalima po yung taong bayan. Tingnan nyo po yung itsura ni Mayor Emi ngayon. Nakangiti na po. Kasi po, nakita ko umiikot siya sa gabi, wala na po siyang mahuhuling tao. Lahat po talaga, pagtuntong lang po ng alas 8, walang-wala na pong tao sa kalsada. At kami naman po natutuwa doon. Kaya po sa sobrang tuwa po namin, napag-usapan po namin nila Mayor Eming Pascual, yung mga konsel po na nandito ngayon, na total, nakikisa kayo sa panawagan namin. Kaya todo buhos na po ang ibibigay naming suporta sa inyo. Sana po, konting-konti na lang po ito. Isa pang hamon po ulit sa inyo na sana po sa buong Nueva Ecija, tayo po ang kauna-unahan na maging COVID-free. Maraming salamat po at pagbati na lang po siguro sa akin pong pinsan. Napunta na po si Mayor Eming sa mga pinsan ko, kay Stacy po. Happy 40th birthday, Stacy. Nasa San Diego. At pagbati po kay Ating Lina, kay Kuya Cesar, kay Ate Laki, kay Ate Liit. Sa pinsan ko, kay Patrick, kay Dave. Sana po, kung di lang nagkaganyan-ganyan, baka po napunta kami dyan. Pero pagpasensyahan niyo na po at mas kailangan kami rito sa lungsod ng Gapan. At yung sa kapatid ko po sa nasa Cavite, kay Attorney Ronald Bautista at kay Judge Minnie Bautista, okay lang daw, sabi ni Mamit ni Daddy, na huwag muna kayo umuwi para po sa kaligtasan niyo kay Digong Omeng, nasa kabantuan ngayon. At siya nag-birthday po kahapon, papabati po, pinabati po ng kanyang anak, si Ate Emma Miranda. Happy, happy birthday po at sa susunod na po kayo mag-suit ng gown. Siguro po hanggang dito na lang at sana po nakikiusap kami sa inyo. Tuloy-tuloy na po sana ang pakikisama natin sa taong bayan at sa pamumuno po ni Mayor Eming. Salamat po. Tsaka binabati ko po si Stacy sa San Diego, California. Stacy, happy 40th birthday. Kay Kuya Dolphy, kay Ate Laki, kay Ate Liet, San Diego, kumusta kayo dyan? Kay Ate Lina, napaka-bait ng mga tao. Kumusta po kayo dyan? Mag-iingat kayo lagi. At sa lahat po ng taga-Gapan na San Diego, magandang gabi po sa inyong lahat. Doon po sa mga kababayan ko sa lungsod ng Gapan, isa lang ang hinihiling namin sa inyo, basta mag-ingat po tayo, sumunod din tayo sa sinasabi ng batas. Huwag tayong lalabas ng bahay, hayaan nyo na kami. Kami dito na lumabas ng bahay, kami na, trabaho na namin yon. Ang trabaho nyo lang po, huwag kayong lumabas ng bahay, hindi ba? Ito po, tingnan nyo ha, pangalawang sako ng bigas. Unang po, ala namang katapusan ng ulam, dire-diretso bigay namin. Ito po, yung pangalawang sako ng bigas, may kasama pang 1,000. Basta kami po, ayan ako, bilang mayor nyo, si Vice Mayor Dodong, yung mga konsyal, umasa po kayo na hindi po 100%, 1,000% magtatrabaho kami para sa inyo. At huwag kayong nagpapasalamat sa amin. Uulitin ko, huwag kayong magpasalamat sa amin sapagkat ito ay pera ninyo. Pera ng lungsod ng Gapan na ibinabalik lang po namin sa inyo. Nagkataon lang po na kami ang nagmamanage ng inyong pera. Kami po ang lumalabas na leader ngayon dito sa lungsod ng Gapan. Itong pandemic na ito nangyayari sa buong Pilipinas, ito po ay napakalaking challenge sa aming mga leader. Na kung paano po makikita sa kasaysayan kung paano nyo kaming gagraduhan. Kung paano yung sasabihin pagdating ng araw na hindi na po kami ang namumuno sa lungsod ng Gapan, doon yung kami yung makikita na at masasabi, taas doon kaming makakatingin sa inyo na kami po na nanunungkulan ngayong mga panahon na ito, ginawa po namin lahat ng magagawa namin para sa inyo. At yun po, uulitin ko, pera ninyo ito na ibinabalik namin sa inyo. Huwag kayong magpasalamat sa amin. Sa inyo po ang pera nito, kami po ay nagmamanage lang ng pera ninyo. Okay? At tandaan po ninyo, pinapangako namin sa inyo, wala pong magugutom dito sa Gapan. Walang magugutom. Okay? May pera po tayo. At umasa po kayo na andito lang kami. Lagi po kaming nakaalalay sa inyo sa lungsod ng Gapan.
At magpasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Siguro pagkatapos dito, pare, diretso tayo ng ano? Ng gym. Andun po yung bigas. Paitan din natin sa mga tao. Nang makita po nila, ha? Okay, maliwanag po. Yung April 25 na sinasabi namin na bigay ng second wave, hindi matutuloy bukas. Kasi po, ang problema natin, paanong ilalagay sa sobre? Ito, paano po lalagay sa sobre? Yung mga pera, ha? Kaya po yung mga kabataan dyan na walang ginagawa, mag-volunteer po kayo. Mag-volunteer kayo. Okay, kasi pag kami lang po gumawa, isang bunat kalahati matatapos na, ha? Yun po, punta tayo ng bigas, nang makita yung bigas, ha? Salamat po. COVID ka lang, batang gabang kami. Labang ang baraha dyan. Okay. Ha? Sa gym. Ayan, ito po yung bigas na pamimigay natin sa mga taga-Gapan. Isang sakong bigas, bawat pintuan nyo, walang listahan. Kahit na hindi ka taga rito, hindi ka butante dito sa Gapan. Basta andito ka sa Gapan, inabutan ka, lahat po ng pintuan. Tandaan nyo ha. Ngayon, yung mga hindi po mabibigay ng bigas at saka ng pera, magpunta agad sa opisina ko. Kung wala ako, ilista nyo yung pangalan nyo, telepono nyo, address nyo. Dadalan po namin kayo ng bigas at ng pera. Walang maagabiyado sa Gapan ngayon. Lahat po ayusin namin yan.